Magandang tanghali sa inyo lahat. Ano ba, nabubulol ako. How are you doing today? Well, today's the 16th and today it's Friday, no? And I'm sure, nako, yung iba dyan excited for the weekend because, syempre, kakasahod lang nung 15, may pera, so weekend na. Nako, ang sarap ng feeling. Well, anyway, dito sa office, medyo iba, no? Kasi, ayun, challenges na naman. Ganun talaga, hindi talaga nawawala ang challenges. And some people will try to talk things against you and say things that didn't really happen. No? Sisiraan ka, no? Anyway, dito sa office, hindi naman yun ang nangyari, no? But may mga sitwasyon kasi talaga sa buhay natin na parang yung mga tao, gusto tayong siraan. Lalo na pag, di ba, may mga kasabihan nga na pag mabunga ang puno, binabato. Today, we'll be talking about a story of the life of Joseph. Yesterday, we talked about Joseph, right? So, iniwan siya ng kanyang mga kapatid. Left for dead. Actually, gusto nga nila una talaga patayin eh. Pero sabi ni Reuben, awag, benta na lang natin for 20 shekels of silver. Binenta si Joseph. Kawawa naman, ano? Tapos, nangyari pa ba yun ngayon? Yung ibibenta yung kapatid? Hindi man physically na binibenta pero sinisiraan. Or siguro tinatakwil. Ano? So, as we continue our series about God's calling, no? We are at the last letter L. And before we proceed, of course, pray muna tayo. Let's pray. Father in heaven, we praise and thank you for today. Salamat Lord sa patuloy na pagbibigay pa sa amin ng chance to create a deeper relationship with you. Thank you Lord at dito sa Pilipinas ay malaya po kami nakakapag-aral ng iyong salita. Malaya po kami na nakakapag-praise at nakakapag-samba sa inyo. Hindi katulad ng ibang mga bansa, Lord, na pahirapan at talagang kinamumuhian ng mga Kristiyano. Panginoon, as we pray that you continue to work in our lives, and for those people, Lord, na hindi pa nakakarinig ng inyong salita, magpadala po sana kayo ng mga worker. Magamit niyo po sana din itong video na to para may mga makapakinig sa inyong salita at makilala kung sino talaga ang tunay na Diyos at kung paano lang ang tunay na paraan para po makapunta dyan sa inyo. Panginoon, kayo po sana ang manguna sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. Let it be you who will be speaking today, Lord, and just use me as a channel of blessing for others. If ever, Lord, there are sins or that are blocking our path in learning about you, please take it out. Clean us by the blood of your Son, Jesus Christ, and help us to live a life in accordance to your will. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Well, our verse for today is found in Genesis chapter 39, verse 17 and 18. Well, bago natin basahin, ano? Si Joseph kasi, even if binenta siya ng mga kapatid niya, naging slave siya, nadala siya dun sa bahay ni Potiphar. Potiphar is, ang galing ng Diyos kasi kahit saan mapunta si Joseph, ibinibless niya to. So si Potiphar, lahat ng mga ari-arian ni Potiphar, pinagkatiwala niya kay Joseph. So nabibless, gumaganda lahat ng ano. Ang hindi lang, ano, dumating yung time, kasi matipuno, wapo, base sa Bible, sinasabi na si Joseph ay isang handsome. So gwapo siya, parang kamukha ko sa, joke lang. So si Joseph, no, is gwapo. At napansin ito ng asawa ni Potiphar, asawa ng master ni Joseph. At gusto niya makipagtalik kay Joseph. Inaakit-akit niya to at one day, habang wala yung mga ibang mga slave o wala ibang mga tauhan, na corner nitong asawa ni Potiphar, si Joseph. At nahawakan yung cloak niya, yung ano niya, damit niya. Naiwan to. Kasi umalis si ano, sinabi pa niya talagang hindi kita aanhin, hindi ko sisirain ang tiwala ng kanyang master. Pinagkatiwala na nga sa akin lahat, tapos pati ba naman ikaw aanhin. So talagang masasabi natin na matuwid na tao itong si Joseph, no? So ayun, basahin natin. Our verse is found in chapter 39, Genesis 39 verses 17 and 18. So eto ang nangyari. Then she told him this story. So dumating na si Potiphar, sabi nung asawa niya ganito. Then she told him this story.
That Hebrew slave you brought us came to me to make sport of me. But as soon as I screamed for help, he left his cloak beside me and ran out of the house. So, natural. Sabi nung, gusto kong ripin yan. Gusto kong pinag-iisipan ako ng masama niyan. Natural yung master. Galit na galit. At ang ginawa, pinakulong si Joseph. Now, letter L stands for libeled. Gaya na nangyari kay ano ba ibig sabihin ng libel? Yung pag magsasalita sila ng degrading na panirang puri against you. Sa panahon natin ngayon, masasabi natin na maraming mga chismoso, chismosa, kung ano-ano, lumabas ka lang ng bahay, ginawan ka na ng kwento. Pumunta ka lang sa isang lugar, nakita ka lang sa isang lugar, ginawan ka na ng kwento. Hindi natin naalis yan sa panahon natin ngayon. Bakit tayo tinatawag ng Diyos sa panahon ganito? Kasi He will put us to situations where we are caught off guard. Pag ikaw siniraan ka na isang tao, maku-caught off guard ka. Magiging emotional ka, magagalit ka. Ang ating tendency is lumaban, idepensa ng ating sarili. But you see, what happened to Joseph nung na-libel siya, nakulong siya, yun ang naging way. Diba, naging way kahapon, yung pagbenta sa kanya. Ngayon naman, gumawa pa rin ng ibang paraan ang Diyos. At napunta siya sa kulungan hanggang sa yun ang naging paraan para maging governor siya ng Egypt. Kung kailan maayos na maayos ang nangyayari sa kanya, biglang siniraan siya. Nung siniraan siya, natanggal lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng kaayusan na ginagawa niya, yung mga blessing na inano, nabaliwala lahat ito dahil sa isang paninira. Nung siniraan siya, hindi na minahin ng kanyang master kung ano at kung gaano niya napalago, kung gaano niya napalaki ang kanyang kabahayan, kundi doon nakatutok sa mali na binibintang sa kanya. Sa buhay natin, mga kapatid, if ever you face those kind of scenarios or those kind of situations, let's not... Parang hirap kasi, no? Gusto ko sabihin na let's not give it, huwag natin pansinin o pabayaan natin, pero parang hirap eh. Gusto natin talaga na depensahan ang ating sarili kasi nga, sinira na yung apuri natin eh. No? Siniraan tayo eh. Gusto natin ibalik yung linis na ating pangalan. But you see, my friend, God will do the rest. Just go about what you're doing. Pansinin nyo, ipabasahin nyo yung Bible, hindi nag-complain si Joseph, kahit nung nakulong siya, kahit sa kulungan, ginawa siyang parang katiwala. Kasi ugali na niya talaga yun eh. Ang maganda kasi dito, excuse me, binibless at binibless ng Diyos lahat ng kanyang mga gawain. Kasi nga, matuwid siyang tao. So, whatever it is, kahit siraan tayo ng ating mga, kung sino man yan naninira sa atin, let's just continue to follow God. And if you haven't learned about God yet, He's calling you. Iyang paninira na ginagawa sa'yo ay maaaring isang paraan na patawag sa atin ng Diyos na, hey, you can reflect on it. Kaya kasi nisiraan siguro dahil may mga napapansin nga naman na iba. No? Kaya kasi nisiraan eh, kasi nga naman siguro may plano o may gustong gawin sa'yo. But what I tell you is this. Sa panahon na sinisiraan ka, use that as reflection. I heard this preaching just the other day about yung mga sinasabi sa atin ng mga haters natin, dapat natin pansinin. Kasi eto mga haters na to, kaklesa yan. Hindi magdadalong isip yan. Sabihin lahat ng gusto nilang sabihin about you. Now, we should listen to them and reflect on those calls. Baka nga naman, kasi kung yung mga kaibigan natin, yung mga ano, minsan yung iba, hindi naman nila sasabihin. Filter nila lahat eh. No? Filter, parang, di ba pansin mo, kahit masama na ang ginawa mo dahil kahit ang yabang-yabang mo na sa kanila, hindi ka mayabang dahil kaibigan mo sila eh. Pero sa ibang tao, pansin nila, parang ang yabang naman ito. We should listen to those... Sorry. We should listen to those kind of things.
Why? Because God uses that for us to reflect. Kung babaliwalain natin, eh, kasi hater yan, kasi galit sa akin yan, kaya ganun, kaya sinisiraan ako yan. No. Bakit nga ba tayo, ang isipin natin is, bakit nga ba siya galit sa atin in the first place? Maybe we need to reflect and we need to check the purpose of God on why is it that these people are saying these bad things to us. Baka nga naman, oo, no, baka nga naman talagang may problema ako. Kadalasan kasi, ayaw natin tingnan yung problema natin. Kasi we feel that we're so good. Pero ang totoo, hindi naman pala. We think that we are the best version of ourselves. Wala na tayong nagagawang mali. Pero pag nasabihan tayo na mali, pag nasabihan tayo na pagsabihan tayo, yun na. Nagkakaproblema na. My friend, we also need to listen to those things. If other people are libeling, oh, iba ng story na pag nilalibel ka, yung ginagawa ka ng masama. Oh. The thing is about yung pag nagkwento o siniraan ka ng puri, God said that love your enemies. Huwag kang lumaban. Hayaan mo na lang sila. Basta you know. Look at this here, ha. Pinakulong si Joseph, hindi siya nanlaban. Hindi niya dinepensa ng kanyang sarili. Pinakulong siya, okay. You see, the attitude that Joseph is reflecting here is that the attitude of a sheep na talagang ayaw lumaban. Hindi lumaban, sige lang. Because he trusts God so much that he knows that whatever it is that's happening in his life is related to God's plan. Kaya nga, nung nakulong siya, okay lang pa rin. Hanggang sa ginamit din siya ng Diyos dun sa kulungan. God cannot use us the way that He wants to if tayo pa rin ang nagpupumilit, gumalaw sa ating mga buhay. God calls us by these kind of things. Itong ilalibel tayo, sisiraan tayo, God calls us on that. Bakit? Just like what happened to Joseph. Siniraan siya, pero ginamit lang pala yun ng Diyos para mas lalong matupad yung plano niya para kay Joseph. You see, my friend, it's our attitude that makes us the way we react. Kung ikaw okay ka, lahat ng reaction mo regarding sa mga bagay na mali, o giyawang ka ng kasalanan ng iba, o i-libel ka, o ano, ang reaction mo dito ay mabuti pa rin. Pero kung likas tayo na masama, na talagang yung pride natin sobra-sobra, gawan ka lang ng konting kwento dyan, hindi ka talaga titigil na hindi ka makabawi. See, God is teaching us, is calling us to just fully trust Him in whatever it is that's going on. Kapatid, it's hard to trust God. I've shown that in the previous power lunches that we have. But it's the only way. Wala tayong ibang kakayanan. We may try and try and try, but in the end, we will fail. Because the only one who gives is God. Mapapagod din tayo. Darating tayo sa time na pagod na, ayoko na, suko na ako. And that's the time that God calls us. That's the time that God makes us realize na siya lang naman talaga ang kailangan natin. And today on this series, I hope that you're realizing that. Kasi kapatid, without God, we are nothing. Whatever it is that people are saying against you, nagkukwento sila ng mga kasalanan, nagkukwento sila ng kung ano-anong karumihan sa'yo. Give it to God. That struggle that you're facing, give it to God. I'm sure He will be the one to make things right for you. All you need to do is just pray to Him. Hindi mo kailangan ng ibang tao para mag-pray para sa'yo. You can do it yourself. God is an open book. His words are found in the Bible. You could research, you could learn more about Him. And if ever, gusto mo nang kausap, you have questions about moralities, or kung ano-ano mo yung question mo, shoot me a message. I'll assure you that I will respond to you. If you want prayer request, I will pray for you. I'm here.
That's the ministry that I have. So kapatid, nahihirapan ka na, I feel you. Ako din, sobrang hirap. Pero I surrendered it all to God. Kaya kahit papano, I'm happy. Regardless sa mga bigat ng problema dinadaanan namin. You will be too if you just learn to surrender and heed on the call of God. Let's pray. Father in heaven, we praise and thank you for your words. Tunay nga Lord, may mga tao talaga na maninira sa amin. Gagawin kami ng kwento. Maaring mapasama ang kahinatnan nito. Pero Lord, yung sama na feeling namin kinahinatnan, kakahinatnan ng mga paninira sa amin, it's just your way of fulfilling your purpose in our lives. Lord, let your plans be fulfilled. At Lord, kayo po ang manguna sa aming mga buhay. Wala po kaming kakayanan, Lord, na gawin ang mga bagay-bagay o baguhin ang mga bagay-bagay na nangyari na. But Lord, kayo lamang po ang may way para may ayos namin ang aming hinaharap. Lord, magpakilala pa po kayo sa amin itong araw na to, sa mga susunod pa mga araw. Lord, give us this excitement to learn more about you. Give us this urge to read your word. And Lord, kaya po nang narinig ko dati, minsan parang hirap intindihin ng Bible. The mere fact and the reason is because we don't have you in our lives yet. Lord, fill our lives. Help us to really know more about you. Help us create that deep relationship with you. And help us to go through our lives following your purpose. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Thank you very much. Another series has come to an end. Next week, let's see what series it is that we'll have. I hope that you learned about calling. No? Just listen. Just listen to God's call. And you'll see his purpose in your life. God bless you. Have a great weekend. Bye-bye.